Good sa mga kagabs, Cam Alex, and kasama ko ngayon si Papa. Hi. Si Cabbage. Hi. Saka si Mama, andun. So ayun guys, siguro nagtataka kayo bakit ang aga ko mag-update ng bahay. Eh, nung 8 lang naman ako huling nagpunta, tapos ngayon January 12 pa lang. So 4 days pa lang. Kasi guys, ano, mula nung pagpunta ko nakaraan, sobrang laki na nung ano, nabago. Sobrang laki na nung ano, improvement na nangyari dito sa bahay. So, excited ako sa inyo na ipapakita yung ano, mga nangyari, yung progress na nangyari dito. Si Papa yung muna yung aanoyin natin bago ko ipakita sa inyo. Kasi si Papa may bagong plano. Hindi na siya bungalow house na pa. Hindi na siya ground floor lang guys. Kasi ano, tataas na lang. Islab na. Islab ang lahat. Saka na pag ano, nagpatong na hollow blocks na pa. Tapos, kasi guys, yung diba dapat tatlo yung kwarto sa baba. Ang ginawa na lang ni Papa, ginawa na lang yung dalawa. Kasi yung CR sa kusina guys, ano, parang nasakop niya buong kusina. So liliit yung lababo. So anong nangyari? Magkakaroon ng CR dito sa ano, kwarto sa gitna dapat. So doon na yung CR, tapos yung isang kwarto doon na mapupunta sa taas. Diba pa? Saka may dalawang CR pa rin niya sa baba. Oh, saka meron din mga 1 meter yung ano pa, hagdan. 120. Mga 1.2 meters yung hagdan kasi dito. Ay, mamaya na. So, ayun. So, talagang kailangan na mag second floor daw kasi ganun din naman. Malaki din yung gastos, no pa? Total, yun ang suggestion ni Foreman. Yun daw yung suggestion ni Manong Beige. So, tingin mo pa, mga ilang araw pa ba to? Ay, mga ilang linggo pa to bago masimulan yung sa taas? Hindi, sa Sabado siguro makikita yung ano, kung makapag makikita na kung next week siguro makapag-beam na kami. Makabuhos siguro para makapag-slab na. After ng beam, kinabukasan yung slab pa. Oo, mga ganun. Kasi patutuyuin pa 'no. Hindi, basta pagka nakapag-beam na uli. Di tanggal, di makapag-umpisa na mag-slab, magbabakal. Magbabakal yun, magpe-prepare. Umpisa na yung slab. Maraming bakal kasi busin na sa slab na yun. Kailangan. Saka ano? Hindi biro-biro yung bakal. Saka madami din tao na pa. Pagka nag-slab. Kami lang muna. Hindi, kami lang muna. Pagbubuhos lang, tsaka lang tatawag ng Tatawag ng rescue. Pagbubuhos na kasi pag kailangan makapag-prepare muna bakal. Babakalan muna, maglalagay ng steel deck. Kailangan may steel deck 'yon, tapos saka ngayon babakalan. Ayun, maraming tukod 'yun. Kailangan maraming suporta. Para hindi siya bababa. So guys, yung steel deck yung parang saluhan din ng semento pa, no? Tapos siya, matibay na din nayari. Hindi na siya tatanggalin na pa. Hindi na. Hindi katulad nung sa ibang bahay, guys, di ba? Plywood or yero, tapos tinatanggal. Yun kasi Naka-fix na, nakapatong na sa mga padar-padar, sa mga bakal pa, no? So hindi na siya kailangan tatanggalin. So mas magiging matibay yung sahig sa taas. So guys, pupunta muna tayo kay Mama. Kasi busy siya. Ano ba ginagawa mo dyan, Ma? So, nagsasaing. Nagsasaing ako. Anong ulam natin dyan, Ma? So guys, may ulam kami dito kasi kami kahapon dito din kami naghapunan. So ngayon, dito na naman kami maghapunan. Hindi po to dito sponsored, guys. Ayan, corn beef lang. Okay, basta corn beef siya, hindi namin nasabihin yung brand. So guys, without further ado, excited na ba kayo makita yung yung progreso na nangyari dito guys, yung improvement. Kasi nung nakaraan guys, kasi diba, slab pa lang yung nakikita natin, mga beam pa lang. So, ito na guys, in 5, 4, 3, 2, 1. Wow, so guys, nag-korte na siyang bahay, diba? Nag-korte na siyang bahay and
Ito kung nakikita nyo, hanggang dyan yung sahig. So, tatampakan yan sa loob. So, nasimula na yung ground floor natin, guys. And ang bilis talaga nila gumawa. Pero yun nyo, 3 or 4 days pa lang. Ay, 4 days pa lang akong wala. Tapos, ay, 4 days pa nung last ko na update. Tapos, ganito na yung nangyari. So, papasa tayo sa loob, guys. Ha? So guys, mga 2 to 3 days ano daw matatapos nila itong ground floor, tapos pwede na silang maglagay ng beam. Kung tapos, ano yung beam sa nangyari sa flooring na yon, yun din yung magiging cross beam dun sa ibabaw. Sa ibabaw para matibay siya, hindi talaga. Siya tsaka nakasalo naman siya sa lahat ng hollow blocks na division. Diba? Sobrang tibay ng magiging side nito, guys. Eh, nandito dito si Foreman eh. Kaya ito yung Foreman namin, guys, si Kuya Beach. Yan ang ating dakila. Dakilang ano, manggagawa pagdating sa bahay. Magaling yan, guys. Magaling yan. Hanggang sa finishing, mag-umuhusay yan. Kaya kasi doon sa amin, sa bahay namin dati siya yung naggawa ng bakod eh. Kahit doon sa St. Paul. Platada. Doon sa St. Paul. Platada. Doon sa St. Paul. Platada. Ano rin siya, school? Siya rin ang aming tinatawag pag may ano, mayroong mga emergency na mabilis ang trabaho. Siya na agad. Siya na agad. Yung mga pamamaraan, alam niya na agad yan. Mabilis, saka ano, maayos yung pagkakagawa, guys. Oo, madiskarte. Oo, madinis. Magaling, magaling. So guys, itong nakikita nyo na yan, guys. Ang total na daw na nagastos ni Papa is 170,000 plus. Hindi na natin isasaktong 170 kasi alam kong hindi yan saktong 170. Basta 170k plus na yan, guys. So, ayun pa lang. So guys, dyan yung magiging salamin. Magkakaroon ng salamin dyan malakas. Kaya may nakukorte na. Ito yung main door, guys. So guys, sakit muna ako sa may wag mo. So guys, pagpasok ng ano, ng pinto ito yon. So dito magiging sala natin, guys, pag natapos. And doon sa dulo yung kusina. Dapat kasi, guys, ano yan, CR. Kaso magigit-git na masyado yung kusina, magiging ito lang. So ginawa namin ni Papa sa design nyo, di na lang yun gagawing CR. So dito na lang yung isang CR sa loob din ng kwarto. So pagpasok mo ng pintuan, guys, ng main door, dito sa may bandang kanan, magkakaroon dyan ng ano, hagdanan, pakyat. And then ito, guys, is kwarto ni ate. Ayan. Di na tayo pupunta kasi parang delikado. Ayan. Tapos may CR din sa banda dyan. May CR din siya dyan. Tapos, so lakad-lakad tayo dito, guys. Dito magkakaroon ng parang divider dyan. Magkakaroon ng divider para ma-divide yung sala saka yung kusina. Kasi balak namin dito yung dining table. Tapos, alala nyo to, guys, kasi ito dapat yung kwarto ko eh. So dito dapat yung magiging kwarto ko, guys. Pero ang nangyari, kila mama na lang ito na kwarto. Ayan. And may CR din sila. So dyan na yung CR. Tapos siguro daw soon pag nagkapera pa, sa labas magagawa din ng isang CR para sa bisita. So ayan. Then guys, ito yung maganda. Ito yung excited. So guys, ito yung pinaka excited ako, guys. Kasi itong kwarto na to sa baba, diba gagawa ng taas, guys. Kasi madodoble lang daw yung gastos pag babakbakin pa next year. So ngayon na lang din. So itong kwarto na to, guys, plus tong CR na to sa ibabaw, yun yung magiging kwarto ko. And yung CR na ate magiging katapat ng CR ko. So guys, malaki na yung kwarto ko sa wakas. Excited talaga ako, guys. Pero alam ko naman na matagal-tagal pa to gagawin, pero I'm super excited, guys. And ang bilis din talaga nila gumawa. Diba 4 days pa lang yung nakakalipas, guys. Tapos may mga partition na yung mga kwarto, yung CR, and nakapagtaas na sila ng ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na ano, 7 hollow blocks paikot, and sa mga partitions, ayan, diba? Sobrang ano na. So guys, ito yung future na kusina namin, guys. Magiging dito yung lababo, dyan yung lababo, and ref dito, diba? Nakadesign yun na lahat yan sa utak ko, guys, and
dito banda sa may salamin, dyan yung ano, dining table namin, guys. So, yung nando sa apartment na dining table, yun na lang din yung dadali namin. So, lahat ng gamit lang namin, ita-transfer lang namin. Dito, pag okay na lahat, para ano, isang linisan na lang din, no? Diba? So, pag na-okay na itong baba, guys, lilipat na kami dito. And, saka gagawin yung taas para, habang ginagawa yung taas, at least hindi na kami mag-rent ng apartment. So, okay na. Okay na, guys. So, ayun lang, guys. Maigsi lang itong video natin kasi na-excite lang talaga ako na i-update kayo, guys. Kasi 4 days pa lang talaga. Actually, guys, kahapon nandito din ako. Pero, hindi ako nag-video kasi hindi ko na-expect, guys, na ano, na tapos na nila halos ito. Itong nakikita nyo, guys. Siguro mga kalahati nito meron na kahapon. So, ngayon na lang ako nag-video ulit, guys, para at least mataas-taas na talaga yung maipakita ko sa inyo. So, siguro mga after ilang days, guys, ang balo kasi gawin ko na lang ding twice a week tayo mag-update sa every week kasi sobrang bilis talaga ng ano, ng progreso dito sa paggawa ng bahay namin. And gusto ko na makasabay kayo and makita nyo yung ano, bawat steps and bawat progress na nangyayari dito sa bahay namin kasi you're welcome na magpunta dito, guys, pag open na to, pag gawa na to lahat, guys. So, pwede na tayo magbisita-bisita and soon, guys, kasi bala ko talaga pag nagpa-blessing, if open na yung biyahe, papunta natin sila Kuya Glester dito, sila Jerome and kung sino pa man, para mag-party-party tayo dito, guys, no? Kasi excited ako, guys, kasi sa taas talaga, ako lang mag-isa lang doon sa taas, sa kwarto ko dito sa taas. So, ang laki nung magiging kwarto ko, guys. Excited talaga ako. Excited ako mag-design ng ano, kwarto, pero soon, puhon-puhon pa yun, guys, kasi mag-iipon muna tayo ng budget para may pang-design tayo sa bahay. Pero kahit na plain pa lang yung bahay or kwarto natin, basta makatulog tayo, pwede na yun. So, ayun lang, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to subscribe and click the tiny bell button para updated kayo lagi sa aking mga videos. And kung nagtataka kayo kung bakit nakamask ako, guys, ang baho pa din dito talaga, guys. So, and may mga tao din kasi, so para safety din natin. Kasi itong bahay, syempre madami yung gumagawa, hindi natin alam kung ano pa man. So, para safe na lang din tayo. And dapat mag-sanitize lang din tayo lagi. So, ayun lang, guys. Shoutout nga pala sa Team Bulabog, sa Team Taikong, sa Team Dem, sa Tres Marias, sa The Fighters, sa BB Natics United, sa Ium and Alex Army, sa The Avengers Squad Ladies, and sa The Dream Payaman, and sa Leicester Natics and Judges Fans Club. Ay, wala na palang Judges Fans Club, Leicester Natics, and sa GSJJA, and sa Alexander Angel. Hello sa inyo lahat, and God bless you. Bye-bye!